kung ano magandang head, DX7 or DX11. Kaya ito, sakto-sakto, may piniprint po tayo. Ito po, DX11 ito. Gingi tatak niya. Nilagyan ko lang ng ano kasi masyado malikabok po. Isa pa, dun sa tanong din ng kasama natin na open yung kanyang place. Ito po, open po yung aking place yan. Kalye po yan. Hindi naman po ganong kaselan yan. Pero pagka po mga technicians at supplier ang kausap nyo, siyempre sabihin sa inyo, nako, delikado yan, kailangan naka-aircon ka. Ito po sa akin, hindi. Ang ginawa ko po, nag-exhaust ako dito. Yan. Okay, ito po yung bilis ng DX11. Single head po. Single head. Ayan. Ganyan po siya pumahid. Ito, nakaset to ng... Dahil siya nung set na ito, 4-pass, 3-pass. 3-pass. Naka-3-pass po yan. At pwede pa po yan gawing 2-pass. Ibig sabihin, pwede pa po siya bumilis. Tapos yung speed po nito, pwede kasing high, pwede yung standard. Ito, naka-standard lang po ito. Kaya po, naka-ganon ako, eh, wala naman po hinahabol. Kunti lang naman tong running na ito. Ayan. Tapos sa kabila po, ang kanyang katunggali, DX7. Yan, ang DX7. Ganyan naman po ang DX7. Ito naman po, nakaset siya ng 80%. Okay. DX7, yan po yung quality niya. Okay. So, kung pantarpulin po, ang sagot dun sa tanong ng iba na kung ano maganda, hindi nyo po halos makikita po yung diferensya po. Halos wala naman po. Napakahirap po sukatin kung ano po yung pinagkaiba ng DX7 kumpara mo sa DX11, lalo na kung tarpaulin lang po. Kaya huwag po kayong mag-alangan. Ngayon po, ang diferensya po niyan, itong DX11 po, makukuha nyo po 6 feet, makukuha nyo po ng 160k. Etong DX7 po, makukuha nyo po ng pinakamura siguro mga 260. So malaking malaki po yung matitipid nyo, nasa 100 kagad ang matitipid nyo. Kaya kung bago lang kayo papasok sa printing, advice ko po sa inyo, doon na po kayo sa DX11, napakamura po. Ngayon sa katagalan, aarte kayo sa hahanap kayo ng mga mamahaling gamit. Kung kumikita na, well, bakit naman hindi? Pero sa umpisa po, pinaka-the best pa rin talaga. Kaya tayo naghahanap buhay para kumita. Kaya, ayan po. Huwag nyo isipin yung ano. Kaya, napakaganda po ng ano niya. Parehas po. At kung dati pa, meron ng DX11. Dati kasi wala pang DX11. Ang naglalaban ng dati, DX5 tsaka ano, DX5 at saka DX7. Pero kung meron na dati siguro ng DX11 at meron paliwanag sa akin, malamang DX11 din ang kinuha ko. Ngayon may lumalabas yung i3200. i3200, sabi nila okay din daw. Hindi pa po siya subok sa market, pero sa tingin ko po, hindi naman po magpapanlayo pa rin yan. Pare-parehas lang halos po yung ano yan. Ngayon kung ano po yung pinakamura na pinakakikita tayo. Kasi ang habol naman natin ay kumita. Eh doon po kayo pumano. Pero nasa inyo po. Inyong pera yan eh. Yan. Ganyan po yung ano, quality. So yun lang po. Sinagot ko lang po yung question nung isa nating kasama. Okay, mamaya panoorin niya po yung i-upload ko mamayang gabi. Kasi mamayang gabi mag-upload ako tungkol dito. Kasi nung nakaraan, may error to na lagi siya nag-ano kasi nung nag-overflow siya, nabasa ata yung sensor nung ano, ayaw na po niyang gumana. So paano ang gagawin doon kapag kaganoon? Mamaya i-upload ko kung paano siya buksan at paano i-repair yung ano, yung ating printer na workforce. Kasi napakaraming nanood ng workforce. Pero yun nga, pagdating sa maintenance, hindi ko na rin masagot yung iba. Gawa ng busy rin po tayo. Pero i-upload ko na lang mamaya kung paano po siya i-repair. Ngayon po ito, yung workforce ko is mag-aapat na taon na po siya. Pero ang quality po niya, try na pakita ko sa inyo yung quality niya. Setting, maintenance, nozzle check tayo. Hanggang sa ngayon po,
ang kanyang quality. Hindi po ako maselan sa ink. Minsan po Hansol, minsan po Kuyi. Kahit ano pong ink, basta pigment. Tatwira ko pare-parehas po yan. So ito po ang quality niya. Ayun, may basag ng konti. Hindi po yan mararamdaman ng printout. Pero kung gusto ko pang ano po yan, pag isang clean na lang yan, eh, balik po sa normal yan. Ganyan po kaganda yung quality niya. Meron ding instance na yung ayaw bumuga. Merong isang nagtatanong kung ba ayaw daw mapabuga, hindi na raw mapabuga yung head. Panoorin mo mamaya. Pabubugahin natin yung mga ganyan na ano. Pakikita ko sa inyo kung paano pinabubuga yung ganyan. Okay, bukod dun sa cleaning. Kasi ito, merong cleaning eh, di ba? Pag ano, pinindot mo yung X, magki-cleaning siya. Pero, totoo, hindi lang yan. Kasi kapag ka, minsan, ayaw talagang humigop. So, mamaya, panoorin nyo po para ano, baka sakali makatulog sa inyo. Ganyan po. Ayan, nakakatuwa siya panoorin, di ba? Parang nagkakarera siya. Ngayon po, yung mga kasama natin na masyadong nawo-worry, bakit pababaan ang pababaan? Huwag nyo na pong gayahin po yung mga iba na ang habol ay magpababa na magpababa ng presyo. Minsan lang po mag-election, ilang taon na po uli ang hihintayin natin. At pag binagsak nyo ng binagsak po yung presyo po, baka ang ending niyan po, supplier lang po ang pinaghanap buhay nyo. Kasi madali pong bumigay yung mga piyesa natin. Wala po tayong magagawa, hindi natin kayang sabayan po yung mga gumagamit ng mga 10 feet na solvent type. Usually po, matutulin po talaga yung kanilang gamit. At pag kinumpit nyo po, ink, tsaka tarpaulin, yung mga media, hindi po kayang ibigay po yung 5 pesos. Siguro po, pag 5 pesos. Ang lusot na lang po niyan halos mga piso or kontingan na lang. Eh kapag ka po nagkaroon ng error po, hindi na po nyo kayang ibigay yung ganun. Huwag na pong pangarapin yung ganun, nabubugbugin nyo lang yung makina nyo, kawawa naman yung makina nyo. Mas maganda po, eh, kikita po kayo. Yan. Abulin natin kumita, hindi yung marami lang trabaho. Kung pwede nga walang trabaho, eh, kumita lang tayo. Maganda. Okay. Parang to, tapos, eto, pang ilan na yun? Pang ilan na ba yan? Hindi, sarado mo. Pang ilan na ba yan? Run dyan, tapos run dito. Pagsabayin nyo na para ano. Ah, hindi pa tapos to. Ah, sige. Diyan, mag-run na kayo diyan. Yan, DX7 po ito. Ayun yung head niya. Yan. So, ganyan po kabilis siya pumahid. Eh. Sige. Ganyan bilis ang ano niya. Yung quality po niya, kung kumpara mo po doon sa DX11, halos wala po. Hindi po magkapalay. Ha? Pang-anim na yan. Okay, sige. Ito naman po yung DX11. Wala pong pinagat. Ganon din po yung ugali ko pagdating sa ink ng ano, ng large format. Wala rin akong pakialam sa brand. Kung ano, noong nakaraan, ang gamit ko pong ink, ay ito, papakita ko na lang sa inyo. Meron akong inkjet, meron akong Hansol, meron ako itong walang tatak. So, huwag mo kayo maniwala dun sa ibang supplier. At matagal ko na pong ginagawa yung ganyan. Ang importante ko ano available, yung po ang ginagamit ko. Ang pinaka nakakatakot lang po, yung mauubusan kayo. Kasi hangin po yung lalaman ng head nyo, magbabara po yung head. So, yun po ang pinaka-iwasan po natin. Siguraduhin po natin na laging loaded sa ink. Pero huwag din naman pong punong-puno. Pag punong-puno naman po, mag-overflow yung ano nyo at saka walang ano, kailangan din nyo nakakahinga. So, yun ang pinaka-iniingatan lang lagi. Siguraduhin na laging may ink yung pinaka-tangke niya. So, yun po. Malalaki naman po yung tangke nito. Pagka po nakalimutan yung ano, eh talagang kapabayaan na rin po. So, yun lang po yung mga mimintain nyo. Sa mga mimintain nyo, eto, itong cupping station. Yung cupping station po, dapat laging matino. Pagka po kasi busalsal na, huwag nyo na po panghinayangan, palitan nyo na po. Kasi pagka hindi nyo po pinalitan, ang mangyayari po niya, sisiraan din po yung ano nyo, head nyo. Lagi pong bibitaw yan, tapos hanggang sa mayayamot kayo, baka kakasaksyon nyo po, eh, masira lang lalo yung printout. So, hanggang ganun lang po. Tapos kita-kita tayo mamaya. Salamat.
Yeah.